Ayan, mga kagatong, no? At nandito na naman tayo muli. At gagawa na naman tayo ng panibagong episode, no? Para sa ngayong araw, gagawa tayo ng dinakdaka, no? Meron tayong pork belly dito. May slab tayo ng pork belly. So, pakukuluan ko lang to, no? At yun nga, gagawa tayo ng dinakdakan mamaya. Medyo may kalakihan to, so yung matitira ko is gagawa naman ako ng ano, pork kare-kare, alakon bagnet. So abangan natin yan. Yun nga, at kakagaling lang natin kanina sa prutasan at namili tayo ng melon tsaka pakwan, no? So pakainit! Para mamaya gagawa tayo ng juice, ng pakwan juice, at habang niluluto natin to, eh may iniinom tayo. So inuulit ko mga kagatong, mag-subscribe tayo at ilike ang mga video, no? Subscribe tayo sa Dodong Kagatong, at bukod sa Dodong Kagatong, meron tayong sinusuportahan isa pang YouTube channel, no? Yan ng Shanghai Syndicate. I-subscribe nyo rin yan, at nagfe-feature din tayo dyan ng ating mga niluluto. Kung naaalala ko, nakagawa na ako ng kare-kare, chicken curry, tsaka dyan natin ilalabas yung ating ginawang chicken barbecue. So, mga kagatong, subscribe Shanghai Syndicate, tsaka Dodong Kagatong. Bago pa tayo magsimula, at ready naman tong ating golden kalan, magpapasilab muna tayo ng kahoy, no? So, silaban time! Ayan mga kagatong, no, palalambutin lang natin tong ating karne, no. Yan yung pork belly natin. Kasabay ng pagpapalambot, dadagdagan na natin siya ng lalagyan na natin siya ng asin. So, yan lang muna ang panimpla ko ngayon, asin lang. Yung paminta, mamaya na yan kapag piniprito ko na siya, no? So, sige, mamaya, medyo matagal ang proseso nito, kaya aantayin natin, no? So, pakulo ngayon, papalambutin, mamaya ipiprito, pagkatapos maprito, isa doon na natin gagawin yung preparation ng ating dinakdakan. For the meantime, at dahil nga gusto natin may iniinom tayo mamaya, isa gagawa tayo ng watermelon. So habang pinalalambot natin ang ating karne, no, takpan ko muna. Ito nga, gagawa tayo ng ating watermelon shake. So hiwain ko lang siya. Ayan. Dali lang to. Hiwa lang, tapos ibe-blender natin at lalagyan na natin ng asukal. So, yun lang. Mali yung pagkatabas ko. Ah. So, ito. Kuha tayo ng ano, no? Sama na natin yung buto. Gagawa lang muna ako ng isang cut. Init ngayon. Grabe. Tirik na tirik yung araw. Yun nga, doon sa tindahan kanina, ang mahal nito eh. 100, wala pa yata 1 kilo. Pero ang pinaka nagulat ako, itong yung melon, no? Inabot ako ng 170. Talaga sa'yo. Mahal. Samantalang doon sa pagka nagagawi ako ng C6. Siya eh, 10 piso, 1 piraso eh. Baka bungkus eh. So ito, no? Ayan nga. Isang slice muna ang gagamitin ko. Madami naman na yan magagawa. May 3 baso na siguro ito. So sige, at bago pa ako malusaw rito at napaka-init talaga eh, gagawin ko muna ito.
So mga kagatong, at nagbabalik tayo ngayon, no? Oh, ayan nga, at habang pinakukulo natin to, eh, nakagawa tayo ng juice, no? At nakagawa rin tayo ng carbonara. So kung hindi ako nagkakamali, 10 ako nagsimula at alauna na ngayon, nakagawa tayo ng juice tsaka ng carbonara, no? Nagutom si Babe. Yari tayo kasi matagal to eh. Yung pakulo nito medyo may katagalan. So bago pa humina yung ating apoy, maglalagay muna ako ng pandagdag na kahoy, no? Dalawa lang muna at medyo malapit na tayong matapos dito sa ating pinakukuluan. Diba? Dahil madami naman tayong kahoy, dagdagan pa natin. So okay, tignan nga natin. Yun, no? So kumukulo, no? At tingin ko naman kung may dalawang oras na itong pinalalambot. Ayan. Ayun. So malambot na siya. So ito ang ating pork belly na gagawin nating pang dinakdaka, no? Para hindi na pala ako mahirapan, hindi ko na siya ipiprito. Ang gagawin ko na lang is i-grill ko ng konti para magkaroon ng lasang charcoal, no? So itong portion ng ating baboy is may kalakihan. So i-freezer ko yung kalahati nito at kinabukasan gagawa naman ako ng kare-kare ala bagnet, no? So ito, malambot na nga talaga. A few moments later. So habang inaantay nga natin, no, tikman ko muna. Al dente. Si Babe magaling mag al dente. Ako medyo supply eh. So ito yung watermelon juice natin. Wait. Sharap. Anyway, yun nga, nagsuya tayo sa manok at gagawa na tayo ng dinakdaka, no? So ang mga sangkap na kakailanganin natin para dito, simple lang din, bukod sa pork belly na ginamit natin at asin, no, sa pagpapakulo, gagamit tayo rito ng mayonnaise. Dahil wala tayong utak ng baboy, ito ang replacement natin, mayonnaise. Wala rin tayong stock ng atay, kaya ang ating gagamitin is itong dipper spread. So alam nyo na yung brand nito. Bukod dyan, kailanganin natin ng madaming sibuyas. Ito ang magdadala. So kasama ng sibuyas ay meron rin tayong kalamansi, no? At syempre, hindi mawawala ang ating pang seasoning. So, alam nyo na yung brand yan. Bahala na kayo. At itong ating sili. Hindi ako gagamit ngayon ng fresh na sili kasi pag naanghangan si Babe, baka hindi niya makain. Tsaka may bata nga kami. So, para makontrol ko yung anghang, ito lang muna ang lalagay ko. So, ito is homegrown din. Pinatuyo natin sa araw. Dinehydrate natin siya, no? So, yan. At ano pa ba? So, mamaya paminta, no? Magdadagdag tayo ng paminta. So, okay. Simulan ko na, no? Magpe-prepare na ako ngayon para mamaya habang ginigrill natin to, hahaluin ko na lang yung ating mga sangkap. So, ito nga. Gagawa na tayo ng ating panghalo sa ating dinakdakan, no? Gagamit tayo ng mayonnaise. Lalagay na natin sa kanyang, ito dito muna natin lalagay. So meron akong malokong dito at dyan ko muna pagkahalo-haluin. So ito, mahirapan pa tayong pungitin. Sting yawa, sabi nga ni Digong, yawa ka. When I say stop, S-T-O-P, stop. So, ito,
hindi tayo gagamit ng madaming mayo. Ang magdadala para dumapot ang texture niya, itong liver spread ang iaano natin. So okay, ito rin, kakalahatiin ko lang muna itong liver spread. Bukas, ihahalo ko naman to sa kare-kare din, no? Para tipid-tipid tayo kahit pa paano. So, ayan. Ayos. So, okay na yan. Mamaya, pagka nalagay na natin lahat, maghihiwa lang tayo. Idadagdag na natin yung mga kailangan pang idagdag, no? So, iwa tayo ng sibuyas. Mas madaming sibuyas, mas masarap. Yan ang panalo dyan. Diba? Okay. Ay, nako. Sarap ng buhay kapag ka may masarap kang kinakain. Pero yun nga, sabi nila, iba pa rin daw yung luto ng iba. Niniwala ako dun. pero iba naman yung may jowa ka at titikim ka ng iba, bad yun. So ayan, no, mga tag Antipolo, kilala na lang ako na hindi naman tayo lapitin sa chicks, no, pero dahil nga tayo isang napagkakatiwalaan, nandyan sila. Pinakalain niyo itong mukha kong mukhang hoodlum, daming kaibigan na chicks. So ito, hiwain na natin ng maliliit yung ating sibuyas, no? Yan, tapos lalagyan lang din natin doon. Itong dinakdakan, parang ano siya, pinsan siya ng sisig, bukod sa sisig, nandiyan din yung tinatawag nilang sarabasa. Hindi ko lang alam kung saan ang origin nun, no? Ang sisig, di ba, yan talaga dapat ang gamit mo dyan is ano, ng utak ba, utak ng baboy. Tapos ang variety ng sisig, may crispy, tapos nagkaroon na siya ng mga bagong strains, no? Noon, sisig baboy lang. Ngayon, may sisig bangus na, may sisig chicken. So, andain na. Ang tinakdakan naman, ito ang pinagkaiba nila. Sa paniniwala ko lang naman, no? Ang dinakdakan, ito nga, gumagamit ng mayo. So, yun ang pinagkaiba nila. Bukod dun, ang sisig, isa pa yata sa pinagkaiba ng dinakdakan at sisig. Yung sisig pwede mong iserve in sizzling. So, ang dinakdakan nga, dahil nga gumamit tayo ng mayo, medyo ano yan, kakaiba. So habang paubos na yung ating nakot, maliit pa na diskarte ko dahil nga mag-iihaw ako, no? So mamaya magpapasilog tayo ulit. So ayun, nilagay natin yung kitchen waste dun. Maling. So magka-cut muna ako, no? At re-resbakan ko tong ating golden galan at nawawala ng apoy. So ayan, na-resbaka natin at nag-umapol na yung apoy, no? So yun nga, paki-correct na lang ako kung mali, no? Kasi hindi naman tayo nag-aral talaga ng culinary, no? So para nga sa akin, ang pinagkaiba ng sisig at dinakdakan, ang sisig pwede mong i-serve in a sizzling plate. At the same time, you can add egg, and they are using yung utak nga ng baboy, no? So, tapos ito namang dinakdakan, mayonnaise lang. Bukod nga dun, yung isa pang pinsan nila, yung sarabasa,
Yung Sarabasab naman isa parang sa Ilocos yata rin to. I don't know, I'm not sure. Yung Sarabasab na tinatawag nila, ganun, same thing, magigrill or magpa-fry ng pork, then ikikilaw nila sa suka na may kalamansi. So ito ang kalamansi natin, lalagay lang natin siya dyan. Ayan. Diba, halo-halo lang yan. So kalamansi, tapos seasoning, tapos lalagyan mo ng paminta. This time di na natin lalagyan ng salt kasi yung liver spread I think is enough for to provide yung salty flavor, no? So ayan, no, habang nag-aapoy siya, dahil nga kailangan natin i-control ang ating heat, itong mga kitchen waste natin, lagyan natin siya. Tapos so okay, oops, ito, haluin na natin tong ating panimplak. So maglagay tayo ng chilies. This time it's I'm going to use dry chilies, no? For the reason nga na meron tayong bata at baka hindi makain kapag ka sobrang anghang. Pero tayo mahilig tayo sa maanghang. So ayun, cut ko muna at papalit ako ng camera angle. So ito, hahaluin lang natin to. Nandito ang ating sibuyas, sili, liver spread, mayonnaise. Lalagyan natin ngayon ng paminta para may konting sipa. At isasama na natin tong Knorr seasoning, no? Yung mga 2 tablespoons. Kung sumobra, okay na. So mamaya, kapag nag-grill na natin ng konti yung ating baboy, no, which is nandirito, yun, tumukulo pa rin. Ihalo lang natin siya. We will cut that into small pieces, small chunks. No, not chunk, but chunk, malaki pa rin yata eh. So we will cut our pork into small pieces. Then we will going to transfer everything here. So again, ito ang ating dinakdakan, ang ating lockdown ulam. So ayan guys, no? So, sarap, panigurado, masarap ito. Yun, nakakalis tuloy kumain. Bago ko makalimutan, lalagyan rin pala natin to ng asukal, no? So para lumabas nga yung umami flavor. So we will put a little bit of sugar to give us a little bit of sweetness. Okay, so I'm going to drain first the water at pipili ako ng gagamitin nating pork para dito. Then I'm going to put the griller sa ating golden galan at sisimulan na natin, no? After boiling this pork belly for a couple of hours, we will set this aside and place our griller. So painitin lang natin, then later lilinisin natin to, no? At tatabi muna natin to, so para maayos ang lahat. Okay, so why not add a little bit of ano, a piece of wood para sustain. So okay, yan. Linisin ko muna to. Last time nagbihaw tayo ng ano eh, ng chicken barbecue. Ano, hugas-hugas. Mag-oil naman siya, tanggalin lang natin yung ano, yung charcoal tsaka yung excess grease, no? So ayan, inaanyayahan ko nga pala ulit ang lahat para mag-subscribe sa ating YouTube channel na Dodong Kagatong. Bukod dyan ay supportahan rin natin ang Shanghai Syndicate. Meron rin silang YouTube channel, subscribe tayo dyan. So okay, kukuha na tayo ng karne, no? At habang ayan, mainit na yan, panigurado. So ito ang ating meat. This time, maliit lang pipiliin natin. Ooh, look at that! That fat! So, luto naman na to.
gagawa lang tayo ng top coat na medyo susunugin natin siya by the use of ano. Gagawa lang tayo ng top coat na i-grill natin sa para pag-mix natin dito sa ating sauce isa yun nga may lasa kang may additional flavor ka na ano smoke and charcoal. Ayan. Ganyan lang siya kadali. Tapos after niyan, hihiwain natin siya at lalagay na natin at ihahalo. So, kamusta ba itong carbonara ko dito? Nakalimutan ko na. Yung juice na ubus ko na eh. Sarap! Grabe! When was the last time that you did the shake? O ano, nakainom ng smoothie? Smoothie nga ba tawa dyan? Anyway, gawin nyo yan. Magandang practice. Nakaka-enjoy at tiyak ang makakatikim is masasarapan. Yun. Wala sa sentro yung apoy ko. Ayusin ko lang. Ayan o. Baskil na ako. So, kaya nga, nandito tayo. Nagluluto no? Sa ilalim ng araw. Mainit. Sana kiligili ko. So, gawa nga tayo ng ano, 101 ways how to smell and clean your kilikili. So let's pretend no? Alam mo basang-basa kung galing ka ng laro, basketball. Maghahanap ko ngayon ng taong may dyaryo. Basta sabi mo, Tol, pero nga ng dyaryo mo. Babasahin ko lang saglit. Kakatapos na namin maglaro ng basketball eh. Ipit mo ngayon dyan. Habang iniipit mo, na-absorb na ng dyari yung baskil mo, no? Tapos, syempre, para pantay, lilipat mo sa kapat. Maganda itong dyari mo, pre, ah. Ano ba, headline ngayon? Sarado na ABS-CBN. Ngayon, para hindi ka naman obvious na aamuin mo yung kilikili mo, ganito gagawin mo. Pre, napaka-init talaga. Napaka-init. No? Grabe. Yan, so yan yung inaamoy mo na yung kilikili mo. So, may 101 ways tayo na gagawin. 101 ways how to smell kiligili. Anyway, ayan, at huwag naman sana masunod. Hindi man yan masunod. Pero yung taba ko, hindi ko na ilalagay dyan. Kasi sobrang lambot ng taba eh. Yun! Perfect! So, dahil nga malambot yung taba natin, hindi ko na i-grill, no? Ang magdadala na lang ng smoky flavor natin is itong portion ng meat. So, mga kagatong, nakaka-excite to. Medyo may katagalan na hindi nakakatikim ng tinakdakan, eh. So, ayan, ang huling tikim ko pa niyan, yung dinadayo namin sa Antipolo, yung tinakdakan tsaka bulalo. So, okay, bago tayo mag-cut. Ang hirap ng buhay ko, I have this two camera that I'm using. Pero tingin ko sa pagbablog, eh, hindi naman talaga kailangan itong mga professional equipments, no? Ito nga, wala tayong mobile phone, wala tayong smartphone kasi na ano, na aksidenteng na ilaglag ng ating anak. At balik tayo sa traditional phone, yung dipindot na lang. Actually, two times yan eh. Nung nagkaroon ng replacement, bumili, tapos ganun ulit. Kasi si baby natin, isa siya yung gumagamit ng ating mobile gadget, no? Bukod dun, yung tablet. So, we decided na give her tablet para malaki, hindi niya malaglag, hindi niya masipa. So, thank you kay Tito Atong na nagbigay ng tablet kay Dimples. At
Ayun nga, sana may cellphone ako ngayon para cellphone kahit 3-5 pang cellphone, no? mas madali pa siya ata siyang gawin. Ihiwain na natin tong ating pork belly, no? Inano na natin yung taba, by the way. Dahil mahina na yung apoy, sinama na natin yung taba sa pag-grill. So, ito. By the way, shoutout nga pala sa ating mga kaibigan, no? Kay paring Lincoln Felix na ating konsehal dyan sa Kainta. Regards at salamat sa mga likes mo, no? Nakakatuwa at nagla-like ka sa picture. So, mag-subscribe ka, tol. So, ito, hiwain natin. Kahit anong hiwa, actually. Juicy baby. So this is our pork belly. Pinalambot natin ng 2 hours or so or more. At ngayon, gin-drill lang natin siya ng saglit sa ating grill pan. Ngayon, hihiwain lang natin to into small pieces. Look at that. So malambot siya. So pwede niyong durug-durugin actually kasi ba yung fork natin. Anyway, yan. Dunin ko lang tong fork. Okay. Ayan, oh. Ayan, may taste ka na ng ano. Yung sauce mo. So, yan. Ganyan lang. Let's cut it into small pieces. Then, let's cool this down para hindi rin siya, kasi mainit pa nga ito, no? Pagka nilagay natin agad sa ating mayo, baka mag-iba naman yung consistency at saka lasa ng ating sauce. So, yan ang teknik natin dyan. Habang mainit pa, huwag mong ilagay agad sa iyong mix sauce kasi baka nga maluto yung iyong mayo. On our last mix, pagka nalagay na natin itong ating pork, sa huling halo natin, doon natin i-apply ang ating sugar. So, I think this is already done. Pasingawin lang natin ng konti. Yan, tapos mamaya, tsaka natin siya durugin. So, again, mga kagatong, this, tinakdakan is our lockdown ulam. At mamaya kakain na tayo, no? So sana gutom pa si Bib, pinakain natin ng carbonara. Anyway, thank you again for everyone for subscribing. I really enjoy seeing your subscription notes, no? Yung notifications. Nakakatuwa at dumadami na tayo. So bukod dyan sa mga ating kaibigan, si Ma'am Charlene ng Fatima, maraming salamat. Si Ma'am Rhea, si Tiny, si Ninang Giselle. So, dumadami ang ating mga subscribers, no? At sana na-enjoy kayo sa kakapanood sa akin, no? So, okay, maraming salamat sa inyo. So, ito, no? We will do our last mix na nga at maglalagay tayo ng asukal, no? Katabi ko na naman ang aking second cam. So, kamusta ba dyan? So, by the way, this second cam is a 5D Mark II. At maraming salamat kay Ninang Nasudi. At bigyan tayo ng 5D, no? Actually, binigay niya yan. Ako, ganyan siya ka-generous. Gulat ako, no? So, mag-add tayo ng 2 tablespoons of sugar here. Again, yung 5D Mark II, so dinala natin siya sa Canon service at medyo parin si Canon. Kumbani, talagang ang sakit mo, kaibigan. Bakit ganun? So, naka 2-digit tayo dyan. Eh, lintik na Canon na yan. So, may ginawa lang tayong konting pag-maintain dito sa camera na to. But everything works well now.
So thank you again, Ninang Sud. By the way, si Ninang Lasud is a Ninang siya ng aking bunso, no? So actually to complete a compliment about our Ninang Lasud, she is the most adorable and paano ba, beautiful, cute, gasgas na yun eh. She has the adorable charisma. So hello sa'yo, Ninang Lasud, miss ka na namin. At yan, pwede na to. So haluin lang natin, no, kasama ng ating sugar at ng sauce. So let's mix this well para mag-absorb. So ayan. Woohoo! This is our lockdown ulam, ang ating dinakdakan. Dito sa place namin, merong magaling rin na ano, na gumagawa ng dinakdakan. Diyan sa may Barangay Santa Lucia, Quezon City, no? Ang name ng kanyang karinderya is Andalars. So, nakakatuwa yan at nagpapagrab food rin siya. Okay. Ang nakakalungkot dito, meron dyan part sa Novaliches, sa may Sakuyo. Meron dyan famous na kambingan. Medyo old school. Ay magpa-grab food. Hindi siya ano dyan sa grab food. I don't know if he is aware of that o talagang ayaw niya yung extra commitment. So, ayan. To plate this, paano ko ba gagawin? Lalagyan ko na lang ng pang-royal ko yung ating onion spring. So, pagka gumagamit ako ng onion spring, tinatawag nating dish royale. Kasi talaga namang ang bongga. Pero mukhang okay na to eh. Magta-transfer na lang ako dyan sa small plate. So anyway guys, mga kagatong, no? Iwasan ko nga yung salitang guys, nakakapak na eh. So mga kagatong, no? Ako nga pala ulit ang inyong master kagatong, Kuya Dodong. At kilala rin sa pagiging adan sa likod ng Golden Kalan. Sibugan time at magbibicture lang muna. So ito na nga mga kagatong, tapos na ang ating ginawang tinakdakan. Try natin siyang i-plate, mo. So nagilan tayo dito. Mukha siyang konti pero madami ito eh. Yan. Anyway, dahil nga tayo mga Pinoy, sanay sa kumain ng kasama ang kanin, no? Itong dinakdakan, na-appreciate ko rin ito kapag may tinapay. Tinapay lang, para siyang ano eh, para siyang pork shawarma. Yan ang say ko dito sa ating dinakdakan, no? So, ayan. Ayos. Try nyo to na may pita. Minsan, pag alam nyo kakain kayo ng dinakdakan, baon kayo ng pita bread. So, ito. Instead of putting onion leeks, no, ito na lang ang material natin for garnish. Ang ating dried chilies. Yan. Ayos. So, I will call this our spicy dinakdakan at this is our lockdown ulam. Thank you again guys for watching and I hope to see you subscribe